Hello mga gamers at welcome sa aking YouTube channel, Steve Rose de la Serna ng Steve Gaming. Tsaka ngayong araw na ito, gagawa ko ngayon ng game unboxing. Actually, ika-anim na game unboxing ko na ito para sa PS Vita ngayong 2020. Ngayon, bago simulan ng lahat ay shoutout ko nga pala si Xbox Gaming. Ayan. At saka si RON Gaming. Yan, yung RON Gaming, mga Pinagamers, search nyo yan sa YouTube. Meron din yan, YouTube channel yan. Yan, yung RON Gaming. Tapos, ano na lang yan. Kay, subscribe nyo na lang kay Pinagamer din yan, mga gamers. Ngayon, dahil nga gagawa na ako ng ika-anim na game unboxing ko para sa PS Vita, ang alam nyo naman, itong game na ito ay mahilig ako, o kung mahilig rin ba kayo sa games, syempre ako, mahilig ako dyan. Ngayon, ang game unboxing na gagawin ko ay ang Need for Speed Most Wanted para sa PS Vita. Kaya yan, makapapansin ninyo, yan. Yan. Actually, mga gamers, yan yung isang masasabi ko, best racing games para sa PS Vita na ginawa ng EA at ng Criterion developers. Ayan, mga gamers, simulan na natin ang game unboxing. Ayan, mga Pinagamers, yan, Need for Speed Most Wanted para sa PS Vita. Tsaka actually, mga Pinagamers, itong Need for Speed Most Wanted na ginawa para sa platform nito ay PS Vita. Tsaka meron din para sa PS3, Nintendo Wii U at tsaka sa PC. Hindi lang sa PS Vita meron siya, kundi meron din siya doon sa tatlong platform na nabanggit ko. Tsaka nga pala, itong Need for Speed Most Wanted version na ginawa mga Pinagamers ay mula pa ito sa taon 2012, kasi meron ng naunang Need for Speed Most Wanted sa ginawa para sa PS2 noon, kundi yung Need for Speed Most Wanted 2005. Tapos ginawan din ng isa pang Need for Speed game para sa PSP, kundi ang Need for Speed Most Wanted 510. Kaya ayan mga Pinagamers, ayan kung mapapansin niyo yung art cover niya sa likod, ayan EA mga Pinagamers, at saka ayan Criterion Games. Itong Criterion Games, ito na yung bagong developer niya para sa game na ito. Tapos ayan, kung mapapansin niyo yung rated niya ay rated E for everyone, 10+. Ibig sabihin, pwede siya sa lahat ng mga manlalaro. Ayan, rated siya ng ESRB. Tsaka ito mga Pinagamers, ayan, kung mapapansin nyo muna, ay isang 4 siya. 4 siya, tapos siguro audit ata ito mga Pinagamers. Tapos yan, isang police car o sasakyan ng police. Tapos ito naman mga Pinagamers, ang kanyang back cover, sa art cover pala sa likuran, kung saan ang nakalagay ay the most socially connected racing game ever. So ibig sabihin mga Pinagamers, sa ngayon, by the way pala, take note ninyo mga Pinagamers, na ang game na ito para sa PS Vita, kahit ngayong taon na ito ay 2020 na, bagong taon na ito para sa atin nga, ika nga, ang game na ito ay still active pa rin siya mga Pinagamers sa online server. Ibig sabihin, nagsubok ako naglaro nito kamakailan, tapos may mga players pa rin siya na naglalaro pa rin itong game para sa PS Vita. Ibig sabihin, buhay pa ang kanyang online multiplayer. Kaya sa mga nagpapatropi dyan, at saka yung gusto magpa-platinum para sa game na to, ay subukan nyo na. At saka ma-achieve nyo rin yung trophy na ito. Kaya yan, kung mapapansin ninyo mga Pinagamers, ang ibang screenshots ng gameplay nya. Ayan. Tapos ayan, na one player lang siya mga Pinagamers, isang player lang ang maglalaro nitong game. Tapos sa isa ay infrastructure players. Ibig sabihin, pwede kayong mag-co-op, 2-4 sa co-op at saka 2-4 sa competitive. Ibig sabihin, yung 2-4 sa co-op pwede kayong magkakampi, tapos yung 2-4 sa competitive ay pwede kayong maglalaban-laban sa online multiplayer. At saka required din siya mga Pinagamers ng 4,096 KB sa memory card ni PS Vita. Oh yeah, at saka
touch screen rear pa dyan sa likod. Ibig sabihin, pwede kang mag-swipe, mag-swipe o mag-touch screen sa likod ng PS Vita para sa soundtracks niya. Ayan, kung nakala, ayan pa mga Pinagamers, everyone 10 plus, ayan, rated ng ESRB. Ayan, meron siyang, ayan. Tapos, ayan, mapapansin niyo R1 siya, ibig sabihin, Region 1 ay sakop siya sa Western countries, yun niya, sa Amerika. Kaya yan mga gamers, titingnan natin kung anong laman itong case. Yan, titingnan muna natin mga Pinagamers kung anong laman itong nasa case niya. Ayan, yung mapapansin niyo walang laman, maliban lang sa kanyang game card. Ayan, yung mapapansin niyo yan, game card lang ang meron dito sa loob. Ayan, Need for Speed, Most Wanted, galing sa EA at Criterion Games. Ayan. Tsaka nga pala mga Pinoy Gamers, kung gusto nyo makita rin ang gameplay nito, ay meron akong ginawang gameplay nito sa aking video playlist. I-click nyo lang sa baba nitong video sa description para makita ninyo yung mga gameplay ko nito. Kaya yan, dito na lang ako mga Pinoy Gamers. Huwag nyo na rin kalimutan i-like, tapos i-share at saka mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel para sa iba ko pang notification ng mga video. Kaya yan, hanggang dito na lang ako. Stay Press de la Serna, signing out.